Di ba ako mabuting tao? Anong sabi mong demonyo ka? Mas mabuti nang magtusa tayong lahat. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Sa mundong pilit mong tinatalikuran ang nakaraan, hinahabol ka pa rin ng alaalang pinagmulan ng lahat ng puot at galit na sadyang humihila sa iyo pabalik sa sinumpang nakaraan, papunta sa kailalimang puno ng misteryo at hiwaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Miss Anne, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo'y kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa programang Walang Panama ang Dilim. Ang kwentong Takip Silim. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Francia. 65 taong gulang na po. At ang kwentong hatid ko ngayong gabi ay tungkol sa buhay at pag-ibig ng aking mahal na pinsan na si Elias. 80 anyos na ngayon. Ngunit nasa matinong pangangatawan at pag-iisip pa rin. Higit sa lahat, patuloy pa ring nagmamahal, Miss Anne. Panahon ng pananakop ng hapon nang isilang ang pinsan kong si Elias. Siya ay bunga ng panggagahasa ng mga hapon sa kanyang ina na isang comfort woman noon. Sabi sa kwento ng mga ninuno namin, minanaraw ni Elias ang sumpa ng salin lahi. Yun raw ang dahilan kung bakit minalas ang ina ni Elias na si Lumeng at naging biktima ng mga hapon. Kinamuhian ni Lumeng si Elias nung nasa sinapupunan pa lamang ito. Patuloy pa rin ang panggagahasa kay Lumeng kahit na ito'y 6 na buwan ng buntis. Dumating daw ang pagkakataon na kinamuhian ni Lumeng ang Diyos at ibinenta ang kaluluwa sa demonyo. Makatakas lamang mula sa pagpapahirap ng mga Hapones. At nangyari ngayon. Noong taong 1943, nakakatakot mang sabihin, ngunit isinilang daw ni Lumeng si Elias na may kakambal na demonyo. Isang itim na anino raw ang kasamang lumabas ni Elias mula sa puwerta ni Lumeng. At ang itim na aninong ito raw ang malas sa buhay ni Elias. Dahil anak ito ng demonyo. Namatay si Lumeng sa panganganak kay Elias at itinapon na lamang si Elias ng mga kaibigan ni Lumeng sa harapan ng may kayang pamilya matapos ang giyera. Lumipas ang 10 taon
Taong 1953 na noon. 10 taong gulang na si Elias at mukhang binatilyo na. Nang makilala niya sa tabing dagat ang kaisa-isahang babaeng minahal niya buong buhay. Salamat sa pagsagip mo sa akin. Anong pangalan mo? Ako si Elias. Ako si Arita. Salamat, Elias. Kinuha na agad ng mga pinsan niya si Arita at inilayo kay Elias. Magmula noon, hindi na nakalimutan ng pinsan kong si Elias ang magandang babaeng si Arita. Taon ang lumipas bago nagbukas muli ang tadhana para sa kanilang dalawa. Taong 1961 nang magkabungguan sila sa UST. Mag-e-enroll noon si Elias sa BS Biology. BS Psychology naman ang course na kukunin ni Arita. Kapwa sila 18 years old na noon. Aray! Pasensya na, miss. Hindi kita napansin. Kilala kita. Ha? Huh? Ikaw? Arita? Matapos mag-enroll, kumain at nag-usap sa karinderya ng mga estudyante sa Dapitan Street, sina Arita at Elias. At doon na nagsimula ang araw-araw nilang kwentuhan, biruan at usapan nang magsimula ang klase. Isang araw. Ampun lang ako ng mga magulang kong doktor. Sabi ng mama, nadampot niya raw ako sa tarangkahan ng luma naming bahay sa San Miguel, Bulacan. Anak ng demonyo ang tukso sa akin ng mga taga doon. Kung gayon ay bagay na bagay pala tayong dalawa. Dahil ang aking ina ay isang mangkukulam. Seryoso ka ba? Oo. At pinagbabawalan ako ng lolo at lola ko na mag-aral sa Maynila. Nagpumilit lang ako dahil may nagbulong sa aking espiritu na kaibigan ng nanay ko. Na dito ka raw makikita muli ang lalaking... Ako bang tinutukoy ng espiritu? Ayoko nga sabihin. Sige, sa date natin sa Luneta sa darating na linggo. Dumo na lang aminin ang sinabi ng espiritu ng mangkukulam. Demonyo at mangkukulam. Tuluyan ang na-in love sa isa't isa sina Arita at Elias. Pero nang dumating ang araw ng date nila, dahil ayaw ng mama ni Elias kay Arita dahil may ina itong mangkukulam, hindi na lang dumating sa date nila si Elias. Taong 1963, hindi na nakita ni Elias si Arita sa UST. 20 years old na sila nito. Pagkatapos niyang iwasan, namimiss niya ngayon ang magandang binibining anak ng mangkukulam.
hindi alam ng pinsan kong si Elias, si Arita pala, ay dinala ng kamag-anak niya sa Capiz at doon na pinatira. Dala rin ng kahirapan, pinatigil na itong mag-aral, Miss Anne. Ilayo niyo man ako kay Elias. Alam ko, hahanapin niya pa rin ako. Dito na nagsimulang mag-iba ang ugali ni Elias, Miss Anne. Dahil sa galit niya sa kanyang ina, natuto siyang tumawag ng tulong sa kakambal niyang demonyo. Isang gabi, bigla na lang daw umapoy ang buong silid ng kanyang mama at papa. Si Elias ang pinaniniwalaan ng mga magulang niyang may kagagawan ng sunog. Pero ang totoo, ang kakambal ngang demonyo ni Elias ang lumikha ng apoy. Gumawa ka ng paraan, kambal, para muli kami magkita ni Arita. Taong 1969, after 6 years, nagme-medisina na si Elias sa ibang eskwela. 26 years old na siya noon nang sumali sa isang medical mission si Elias sa Visayas at Mindanao. At tulad ng inutos ni Elias sa kambal niyang itim na anino, nakita niya muli si Arita. Nagkatinginan sila. Tumakbo si Arita papalayo pero hinabol siya at naabutan ni Elias. Anong ginagawa mo dito sa Capiz? Arita, kay tagal kitang hinahanap. Huwag mo akong yakapin. Hindi mo na ba ako mahal? Iba na ang buhay ko ngayon, Elias. Itatakas kita. Dadalhin kita sa Maynila. Huli na ang lahat, Elias. Mama? Sino po siya? Mama? Bakit mama ang tawag ng bata sa'yo? Mama! Nagugutom na ako! Anak mo? Umalis si Arita dala ang 3 taong gulang na batang babae na si Cherina. Hindi maamin ni Arita sa harapan ni Elias ang totoo na anak niya ang bata sa isang magsasakang taga-Capiz. Taong 1967 nang isilang ni Arita si Cherina. Dahil dito, muling namuo ang lungkot sa dibdib ni Elias. Hiniling niya sa kakambal niyang demonyo na magdala ng malakas na bagyo sa buong Capiz. Kung magdurusa ang damdamin ko, mas mabuti nang magdusa tayong lahat. Nagkatotoo nga. At isa sa mga nasawi sa bagyo na yun, ang ama ni Cherina. Namatay sa bagyo ang kawawang magsasaka. Demonyo! Kunin mo ang kaluluwa nila! Katunog na ni Elias ang kanyang tunay na inang silumeng sa paglalabas ng galit. May kasamang sumpa ang mga hinagpis ni Elias. Mana sa inang binenta ang kaluluwa sa demonyo. Nakakatakot, Miss Anne, pero yun po ang kwento ng pinsan ko. Dahil may anak na si Arita,
Pinilit na lamang kalimutan ni Elias ang babaeng anak ng mangkukulam. Nakipagrelasyon si Elias sa ibang babae. Kay Fatima. Nagkaanak sila agad noong taong 1968. Lalaki ang naging anak nila na pinangalanan ni Elias na Francis. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Taong 1980 na nang muling magkita sina Arita at Elias. Doktor na si Elias at si Arita, isang waitress sa may ermita. Arita, matagal ka na bang waitress dito sa ermita? Receptionist noong una. Pero naasiwa ko kapag pinipilit kong tumable. Kaya nag-waitress na lang ako. Ang laki ng pinayat mo. Nagbago ang itsura mo. Ikaw din. Na paano yung braso mo? Nasunog ba yan? Lingid sa kaalaman pa noon ni Elias na sa tuwing tinatawag niya ang kakambal niyang demonyo at naguutos dito ng hindi mabuti, tumutubo ang maitim na tila balat na hugis mapa sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ilang taon pa ang lumipas bago niya nalaman ito. Ah, ito? Hindi ko alam sa totoo lang. Pero papacheck up ako sa dermatologist para ipatanggal to. Anong order mo? Tinitingnan ako ng masama ng manager namin eh. Ikaw. Ikaw ang order ko. Ikaw ang gusto ko. Hindi na ako pwede, Elias. May bago na akong kinakasama. Isang macho dancer. Sumasayaw gabi-gabi sa Malate. Magka-live-in kami sa Vito Cruz. Ako rin naman. Meron na akong Fatima. Nakatira kami sa malaking bahay sa Quezon City. May anak na ako. 13 anyos na siya ngayon. Alam mo yan? May anak na rin ako ngayon. Si Francis. 12 anyos. Anak ko kay Fatima. Arita, ikaw pa rin ang mahal ko. Kaya kong iwan ang lahat basta magsama lang tayo. Kambal, kailangan sumama sa akin ni Arita. Elias, ano yung itim na tumutubo sa leeg mo? Balat din ba yan? Wala yan dyan kanina. Magkita tayo bukas ng gabi. Isama mo ang anak mo. Iiwan ko na sina Fatima pati ang anak ko. Tumakas tayo. Sige. Hiniwalayan ni Elias si Fatima para kay Arita. Pero nang dumating ang gabi ng pagkikita nila, hindi sumulpot si Arita. Nagalit si Elias at naglasing buong gabi. Pagkatapos ay pumunta sa harapan ng simbahan sa Malate. At doon, Miss Anne, ay walang takot niyang minura ang Diyos. Mula pagkabata, pinabayaan mo na ako. Bakit? Di ba ako mabuting tao? Kasalanan ko ba kung bunga ako ng pagre-rape ng mga Hapones? Kasalanan ko ba kung binenta ako ng sarili kong hayop na ina sa demonyo? Bakit ayaw mo kami magsama ni Arita? Sumagot ka! Isang malaking itim na balat na may buhok ang bigla raw tumubo sa buong kanang pisngi ni Elias. Lasing siya noon pero naramdaman niya ang parusa sa ginawa niyang paglaban sa Diyos.
kinabubuhian kita, Diyos! Pagmula ngayon, hindi na ako sasaba sa'yo. Ibinibenta ko na ang kaluluwa ko sa demonyo! Nagsimulang uminom, manigarilyo, at mag-overdose sa anxiety pills si Elias magmula noon. At doon na rin halos tuluyang magkulay itim ang buong balat niya sa buong katawan. Yun ang kwento ng pinsan ko, Miss Anne. Mas maitim pa siya kaysa sa puwit ng kaldero. Dahil sa depression, tinangay ni Elias si Francis at tumira sila sa Bulacan. Taong 1986 nang magkakilala sina Cherina at Francis. Kapwa-aktivista ang dalawa. Si Cherina ay leader ng mga aktivista sa eskwelahan niyang PUP. Samantalang, aktibong rebelde naman si Francis mula sa UP. Naging magkaibigan silang dalawa dahil sa mga rally na sinalihan nila. Hanggang sa hindi inaasahang kapwa sila nahuli ng mga pulis sa Mindjola rally. Ikinulong silang mga estudyante at doon muling nagkita sina Elias at Arita. Francis, ano na namang rally tong sinalihan mo? Okay ka lang ba dyan sa loob ng piitan? Cherina, anak, sinaktan ka ba nila? Hindi, ma. Pinagtatanggol ako lagi ni Francis. Arita? Elias? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano nangyari sa kulay mo? Hindi kita nakilala, sobrang itim mo. Maitim ka pa sa Almagre? Bakit nagpatsi-patsi ang balat mo? Dahil sa'yo. Ah, siya ba daddy si Arita? Ang babaeng mas mahal mo kaysa sa nanay ko? Francis, stop! Pag-usapan natin to pag nailabas na nila tayo dito. Nailabas silang dalawa ni Elias sa tulong ng bulong nito sa kakambal na demonyo. Tita Rita, Daddy, shout ako pala, si Cherina. Hello po ulit sa inyo, Doc Elias. Salamat po sa piyansa. Pero sadyang matigas ang ulo ng dalawang anak. February 1986. Sumali sa People Power sa EDSA sina Cherina na 19 years old na noon at ang 18 anyos na si Francis. Dahil sa kaguluhan at tulakan sa EDSA, nasugatan si Cherina. Isinugod siya ni Francis sa ospital kung saan resident doctor si Elias. Nagkaroon ka lang, Cherina, ng minor bone fracture sa kanang binti. Pero ako nang bahala sa pagre-refer sa'yo ng doktor na gagamot ng pilay mo. Salamat po, Doc Elias. Pagaling ka, mahal ko, ha? Ayoko nang makita ka pang nasasaktang muli. Hinila ni Arita si Elias sa bandang pintuan at doon ay nag-usap sila. Nagmamahalan ang mga anak natin. Alam ko, samantalang tayo. Totoo nga siguro ang sabi ng aking ina. Nasa bulong daw ng kaibigan niyang espiritu na hindi na raw ako makatatagpo ng tunay na pagmamahal.
Sumpa raw yun sa lahi naming mga mangkukulam. Hindi ako naniniwala. Hindi ka makatagpo ng pagmamahal na totoo dahil iniiwasan mo ko. Siguro nga dapat tanggapin ko na lang ang katotohanan. Elias, huwag ka namang malungkot ulit ng ganyan. Alam mo bang lalo kang nangingitim? Francis, itigil mo na yung pagiging aktivista mo. Sasama ka sa akin sa USA. Doon ka na mag-aaral. Po, ilalayo niyo po si Francis sa akin? Miss Anne, taong 1988, bigla na lang nawala sina Francis at Sherina. Nasaan ang anak ko? Bakit sa akin mo hinahanap yung anak mo? Dahil alam kong kagagawa ng anak mong babae kung bakit nawala si Francis. Yung anak mong si Francis ang pinagsisiksika ng sarili niya kay Sherina. Mali ka, Arita. Kayo ang may lahing mangkukulam. Siguro, ginayuman ng anak mong anak ko, no? Anong sabi mong demonyo ka? Sino demonyo? Nagtanan na pala ang dalawa. Ang akala ni na Elias at Arita, dinampot na ng gobyerno ang mga anak nila. Pinapatay. Sinalvage. 45 years old na sina Elias at Arita ng mga panahong ito. Taong 2001, natagpuan ni na Elias at Arita ang mga anak nila na may pamilya na. Magkasama sa iisang bahay at may tatlong anak na. 34 years old na si Sherina. 33 years old naman si Elias. Daddy, paano niyo kami nahanap ni Sherina? Tatlo na ang anak namin, ma. Mga anak, mano kayo kay lola at lola niyo? Ang sarap pala sa pakiramdam ng may ganitong buong pamilya. Tama ka, Rita. Lalo na kung magiging tayo na talaga. Bakit nga ba hindi, Dad? Ano bang pumipigil sa inyo para maging mag-asawa? Hindi naman kayo kasal ng mama ko. So, what are you waiting for? Ngunit nang handa nang mabuo ang matagal nang inaasam ni Elias, Miss Anne, biglang bumalik sa buhay ng pinsan ko si Fatima, ang tunay na ina ni Francis. Taong 2005 noon, nakipagbalikan si Fatima kay Elias nung ready na si Arita na pakasalan si Elias. Nakita ni Arita na naghahalikan ng dalawa sa labas ng ospital. Akala ko, handa ka na, Elias. Bakit kayo pa rin ni Fatima? Luha ang umalis si Arita. Ang hindi alam ni Arita, bumalik si Fatima kasi may taning na ang buhay nito. Meron siyang cancer of the uterus. Dala ng awa, inalagaan si Fatima ni Elias ng isang taon hanggang sa namatay. Umiiyak ka ba, Dad, dahil pumanaw na si Mama? O umiiyak ka dahil hindi natuloy ang kasal niyo ni Tita Arita? Umiiyak ako, anak. Dahil kasama kita ngayon. Daddy naman eh. Ang cheesy mo eh. Nung bata ako, sobrang takot ko.
Tinutukso nila akong anak ng demonyo. Yung gwapo mong yan? Anak ng demonyo? Eh, mukha kang ang K-drama actor dahil sa features mo eh. Yun nga ang kinamumuhian ko sa pagkatao ko. Anak ako ng isang demonyong Hapones. Gumahasa sa nanay ko. Dad, matagal nang pumanaw si Lola Luming. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin makamove on? Hindi ako makakamove on, anak. Hanggang nakikita ko ang kakambal ko. May kakambal ka? Isang itim na anino. Isang demonyo. Kwentong barbero ba to, Dad? Natatakot ako, anak. Dahil sa tuwing nagagalit ako o nalulungkot, bumubulong ako ng mga sumpa. Minsan, isinisigaw ko ang galit na laman ng dibdib ko. Minumura ko ang Diyos. Dad, why do you do that? At yun ang dahilan ng pagtubo ng may itim na balat sa katawan ko. Anong gagawin ko? Pupunta tayo ng simbahan, Dad. Ngayon din. At sa tulong daw ng pang-eeksorsismo ng isang matandang pari, ay naitaboy ngang tuluyan ang demonyong kakambal ni Elias. Magmula noon, ay natuto ng magsimba at magdasal araw-araw si Elias. At alam niyo ba, Miss Anne, unti-unting bumalik ang dating kulay ni Elias. Francis, tingnan mo. Konti na lang ang balat kong itim sa katawan. Praise God! Taong 2008, 65 years old na si Elias nang mag-retire siya sa pagdudoktor. 41 years old na si Cherina at 40 si Francis noon. Taong 2013, 70 years old na sina Elias at Arita. Nagkita muli sila sa parehong dagat kung saan sila nagkatagpo noong 10 taong gulang lang sila. Pinapanood nila ang magandang tanawin nang magkatinginan silang dalawa. Ang ganda ng alon. Mas magandang dihama kaysa noon. Tignan mo ang tubig ng dagat. Kalmado, misteryoso, pero nakakainganyo. Kakulay ng langit ang tubig. Napakagandang dagat. Maganda nga ang dagat na ito, pero wala nang mas gaganda pa sa'yo. Elias, salamat ha. John. Salamat sa pagliligtas sa akin nung panahong nalulunod ako sa alon. Maraming salamat. Paalam. Saan ka pupunta? Arita! At magmula raw noon, ay hindi na nakita pang muli ni Elias si Arita. Kahit ang anak nitong si Cherina, hindi alam kung saan matatagpuan ang ina niya. Sa ngayon, ay simpleng mamamayan na lamang ang pinsan kong si Elias. Bagamat nakangiti, alam kong nalulungkot pa rin siya dahil sa
hindi na tuloy na pagtatagpo ng puso nila ni Arita. Hihingi po sana ako ng payo, Miss Anne. Ito po ang aking tanong. Ano po kaya ang dapat gawin ng pinsan kong si Elias? Hanapin po ba at pakasalan ang babaeng minahal niya magmula pa noon? O hayaan na lamang na dalhin ang pagmamahal niya kahit saan? Nang alon. Salamat po, Miss Francia, sa pagbabahagi sa amin ng kwentong pag-ibig ng inyong pinsang si Elias. Alam naman nating lahat na sadyang nakasulat na ang tadhana natin bago pa tayo maisilang sa mundo. Lahat tayo ay dumaranas ng lungkot, takot at saya. Dahil tayo ay mga tao. Tao na nilikha ng Panginoon upang magmahal. Kung talagang mahal niya si Aling Arita, ay gagawa siya ng paraan at aksyon para maikasal silang dalawa. Dahil tandaan po natin, totoo ang kasabihan na when two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, no one can ever tear them apart. Magandang gabi po at maraming salamat. Muli, ito po si Miss Anne.